Paano kung magmahal ka sa isang taong bawal mahalin? Tatanggapin mo ba siyang mawala para hindi magkasala o handa kang magkasala, wag lang siyang mawala? Ako po si Soledad, 68 anyos, at isa ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay dito sa Tanay Rizal. Gusto kong maibahagi sa inyo ang storya ko na alam kong kapupulutan ng aral, kaya nga heto, pinakiusapan ko ang aking apo na si Bea para isulat at ipadala sa programa ninyo ang aking liham. Tanda na kasi ako at hindi na ako nakapagsusulat ng maayos. Pero gayon pa man ay malinaw pa rin sa aking isipan ang mga alaalang gusto kong ibahagi sa inyong napakagandang programa. Papa Dudo, taong 1960 nang nagsimula ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho ko sa isang brewery sa Valenzuela nang makilala ko si Simeon, ang aking supervisor. Strikto pag oras ng trabaho, pero pagkatapos ay napakabait nito sa mga empleyado, lalo na sa akin. Umanga rin ako sa angking kakisigan ng aking supervisor na isang kalahating Kastila, Papa Dudut. Naging mabait naman sa akin si Simeon. Pagkatapos ng aming trabaho ay hinahatid niya ako pa uwi sa aming bahay na malapit lang din naman sa brewery. Sa madaling salita ay naging malapit na magkaibigan kami ni Simeon. At masasabi kong hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kami magkasama. Hanggang sa isang araw ay nagising na lamang kami na pareho na pala naming mahal ang isa't isa. Oo, Papa Dudut, pagkaraan ng 6 na buwan naming magkaibigan ay niligawan ako ni Simeon. Isang buwan pa ang lumipas nang magpa siya kong sagutin siya ng oo. Hindi naman ako nagkamali sa pagpasok sa relasyon kay Simeon sapagkat napakabait niyang lalaki at mapagmahal. Hindi nagtagal ay dinala niya ako sa kanilang bahay at pinakilala niya ako sa kanyang pamilya. Mababait naman ang mga magulang ni Simeon at mainit ang kanilang pagtanggap sa akin. Ngunit yung gabing ding yon ay dumating ang isang lalaki na siyang magpapabago ng lahat. Natuwa ang lahat sa kanyang pagdating, lalo ng mga magulang ni Simeon. Hindi nagtagal ay napagtanto kong ito ay ang kakambal ng aking kasintahan na si Phil. Phil, siya ang kasintahan ko, si Soledad, wika ni Simeon habang ipinakikilala niya ako sa kanyang kakambal. Bagamat kambal sila ay hindi sila magkamuka. Mas matangkad at mas mukhang banyaga si Phil na mana sa kanyang inang purong Kastila. Kung sa kakisigan ay magkasing gwapo lamang sina Phil at Simeon. Pero ng mga oras na yon ay nakaramdam ako ng kuryente sa aking buong katawan nang magkamayan kami ni Phil. Masaya akong makilala ka, Soledad, ang sabi naman sa akin ng kapatid ng kasintahan ko. Nakaramdam naman ako ng pag-init ng aking pisngi. Aminin kong nakaramdam talaga ako ng matinding pagkagusto sa kanya. Kumbaga'y parang nawala sa isipan ko na may kasintahan ako noong sandaling yon. At simula noon, Papa Dudut, ay naging magkaibigan na kami ni Phil. Ngunit sa pagiging malapit namin ni Phil sa isa't isa ay unti-unting nagbago ang nilalaman ng puso ko. Mas minahal ko si Phil kesa kay Simeon. At nang sigurado na ako sa aking mga nararamdaman, nakipaghiwalay ako noon sa aking kasintahan para paunlakan ang bago kong pag-ibig. Papa Dudut, nung una ay hindi tinanggap ni Simeon ang katotohanan. Pero dahil na rin sa wagas niyang pag-ibig sa akin at mahalaga sa kanya, ang aking kasiyahan ay pinalaya na rin niya ako at pinaubaya sa kanyang kapatid. Samantala, naging masaya naman ang pag-iibigan at pagsasama namin ni Phil hanggang sa mapagpasyahan namin na magpakasal.
Ngunit yon ang aking naging pagkakamali. Nagpakasal ako sa pag-akalang hindi na noon mababago ang nararamdaman ko para kay Phil. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, Papa Dudut. Bagamat naging mabuting asawa naman si Phil sa akin ay unti-unting bumalik ang pag-ibig ko kay Simeon. Alam kong mali pero nang panahong yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Sinunod ko noon ang bulong ng aking puso at muli kong inibig si Simeon. Sa madaling salita ay nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Oo, Papa Dudut. Nagtaksil ako sa aking asawang si Phil. Pero aaminin kong hindi rin kami masyadong naging masaya ni Simeon sa aming relasyon, lalo na't palagi kaming nangangamba na may makakatuklas ng aming pinakatatagong lihim. Hindi ko rin maiwasan na kabahan kapag kaharap ko ang aking asawa. Masyado kasing seloso si Phil at lahat ng lalaking lumalapit sa akin ay pinagseselosa niya, kahit pang sarili niyang kapatid. Papa Dudut, ipinagpatuloy pa rin namin ni Simeon ang aming lihim na relasyon kahit na maraming limitasyon. Ngunit merong kasabihan tayo na walang sekreto ang hindi nabubunyag. Dahil isang gabi naganap ang isang pangyayaring hindi ko lubos na maiisip na mangyayari. Simeon, bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Noong gabi kasing yon ay tumungo ako sa kanyang bahay para magkaroon ng oras para sa isa't isa. Ngunit isang tawag ang kanyang natanggap noon na nagpabago ng kanyang mood. Kitang-kita ko kay Simeon kung gaano siya nag-alala. Alis na ako, Soledad. Di na kaya ng konsensya ko na manirahan sa bahay na ito, ang sabi niya sa akin. Nagulat naman ako sa pagbabago niya ng desisyon. Simeon, pakiusap. Huwag mo kong iwanan. Mahal na mahal kita. Alam mong ikaw lang ang buhay ko. Kung aalis ka, isasama ako sa iyo, ang wika ko sa kanya. Tama na, Soledad. Ayaw ko na. Pakiusap. Lubayan mo na ako kasi may asawa ka na. Maling-mali itong relasyon natin, Soledad. Ayaw ko nang traidorin pa ang kapatid ko na asawa mo. Nakukonsensa niyang pahayag sa akin, Papa Dudut. Pero Simeon, hindi natapos ang sasabihin ko nang pigilan niya ako. Walang pero-pero. Soledad, alam mo ba simula nung araw na nakiapid ka sa akin, hindi na ako nakatulog. Binabagabag kasi ako ng konsensya ko. Nahihiya na akong humarap sa Diyos kasi may relasyon ako sa asawa ng kapatid ko. Isipin mo, Soledad, ano na lang ang sasabihin ni Phil sa akin? Paano kung malaman niyang may relasyon tayo? Sigurado akong malaking gulo ito. Soledad, hindi ko na kaya. Ayaw ko nang magkamali pa sa kapatid ko at sa Diyos. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ay nanlumo ako at naiyak na lamang sa kanyang harapan. Mukhang desidido na siyang tapusin na ang lihim naming relasyon. Bakit? Kasalanan bang mahaling ka? Tanong ko sa kanya habang bagsak na bagsak ang aking kalooban. Agad namang siyang nagsalita. Oo, isang malaking kasalanan na magmahalan tayong dalawa kasi may asawa ka na. Soledad, sinasaktan at niloloko natin ang kapatid ko. At bilang kapatid niya ay nasasaktan din ako para sa kanya. Mahal kita pero kailangan na nating itigil ito para na rin sa ikabubuti ng lahat. Pero hindi ko mahal si Phil. Ikaw ang mahal ko, Simeon. Ngunit kinontra kaagad ni Simeon ang sinabi ko. Kung ganun eh, bakit mo pinakasalan ang kapatid ko? Bakit mo tinanggihan ang alokong kasal dati kung sinasabi mo ngayon na mahal mo ko? Akala ko si Phil ang mahal ko pero huli ko nang malaman na nagkamali ako ng desisyong pakasalan siya, pagtatapat ko. Uli na ang lahat, Soledad. Wala ka nang magagawa pa kundi piliting mahalin ang kapatid ko, ang sabi ni Simeon. Huwag mo na akong pigilan na umalis.
Sa puntong yun ay nag-decide na akong ipagtapat na sa kanya ang katotohanan. May pagtatapat ako sa iyo. Buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko. Napatingin siya sa akin na may halong pagkagulat. Ha? Anong sabi mo? Buntis ako, Simeon. Kaya nakikiusap ako na huwag mo kong iwanan. Pagsusumamo ko sa kanya. Ngunit nagulat na lamang kami nang may sumigaw sa labas at binabato ang mga bintana. Nang silipin namin, laking takot namin nang makita namin si Phil. Agad namang nagpa siya si Simeon na harapin ang kanyang kapatid. Soledad, Simeon, mga hayop kayo. Galit na wika ng aking asawa. Patawarin mo ko. Tangi ko na lamang nasabi kay Phil habang umiiyak. Lumapit naman sa akin si Phil at pinagsampal ako ng malakas sa muka. Hayop ka, Soledad. Huwag mong saktan ang asawa mo. Buntis siya. Pag-amin ni Simeon. At sinong ama ng pinagbubuntis niya? Ikaw? Sa puntong yon, ako na ang nagtapat kay Phil. Oo, si Simeon ang ama ng ipinagbubuntis ko. Hindi kita mapapatawad sa pagtataksil mo sa akin. Hayop kang babae ka, sigaw ni Phil sa akin. Agad namang pinagtanggol ako ni Simeon at sinuntok niya sa mukha ang asawa ko. Dahil doon ay agad na binunot ni Phil ang kanyang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran at tinutok sa aming dalawa ni Simeon. Phil, ibaba mo yung baril mo. Pakiusap namin ni Simeon kay Phil. Phil, patawarin mo sana kami ng asawa mo. Hindi namin kagustuhan ito, dagdag pa ni Simeon. Naagad namang kinontra ng asawa ko. Anong hindi kagustuhan? At saka anong sabi mo? Patawad? Pagkatapos ninyo kong lokohin hihingi lang kayo ng tawad? Halos maiyak na wika ni Phil sa kanyang kapatid. Samantala nanatili lamang akong umiiyak noon at nakikiusap na ibaba na ni Phil ang kanyang baril. Nagpatuloy naman si Phil. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng manloko sa akin? Bakit ikaw pa na sarili kong kapatid? Simeon, bilang kakambal mo, nire-respeto kita. Tinitingala kita, minahal kita. Ikaw ang naging huwaran ko. Pero ano tong ginawa mo sa akin? Pagkatapos noon ay sa akin naman bumaling ang aking asawa. At ikaw, Soledad, buong buhay ko ay nilaan ko na sa iyo. Lahat ay ibinigay ko sa iyo, pagmamahal, katapatan, karangyaan, magandang buhay, tapos heto lang ang isusukli mo sa akin? Ano bang nagawa ko sa inyong masama? Bakit ninyo ko pinagtaksilan? Ano? Patawarin mo sana ako, Phil. Alam mo ba yung sinasabi mo, ha, Soledad? Alam mo ba? Hysterical na balik sa akin ni Phil. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Wika niya sa amin bago paputukin ang hawak niyang baril. Si Simeon ang pinaputukan niya. Napasigaw naman ako sa takot, lalo na nang humandusay siya at wala ng buhay. Ano, Soledad? Tingnan mo ang ginawa mo. Pinatay ko ang sarili kong kapatid dahil sa iyo. Masaya ka na, ha? Hysterical na wika sa akin ang asawa ko. Phil? Phil? Wala akong masabi noon dahil na rin sa takot at panlulumo. Lalo na noong tinutok naman niya sa akin ang baril. Pero hindi niya yon maibutok sa akin. Bakit ganon? Bakit hindi kita kayang patayin? Bakit? Pagkatapos noon ay humagulhol na lamang siya at hinayaan na lamang niya akong tumakas ng gabing yon. Papadudot ng mapatay ng asawa kong si Phil ang kanyang kapatid na Simeon, ay agad siyang nakulong at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nang mga panahong yon ay sobra talaga akong nakonsensya dahil sa pagtataksil ko ay nasira ang pamilya namin. Samantala simula ng makulong si Phil ay nawalan ako ng lakas ng loob na dalawin ang asawa ko sa bilangguan dahil nga sa alam kong galit na galit siya sa akin at siguradong pagtatabuyan lamang niya ako.
Natatakot ako at nahihiya na rin kay Phil dahil sa kabila ng pagmamahal niya sa akin ay hayon pa ang napala niya sa akin. Kaya hayon papadudot, tiniis ko na lamang na huwag makita si Phil. Bukod sa nanirahan ako noon sa Amerika, kasama ang mga kamag-anak ko ay doon ko na rin pinanganak ang anak namin ni Simeon na pinangalanan kong Rodrigo. Pinalaki ko ang anak ko kahit na walang nakagisnang ama. Papadudot, naging mabilis ang naging takbo ng panahon dahil hindi ko na malayang 40 taon na ang lumipas. Tandang-tanda ko pa noon, nasa bus terminal kami ng apo ko taong 2000. Lola, dahan-dahan lang po sa pagbaba. Teka, alalayan ko na po kayo. Wika ng aking apong si Bea habang bumababa kami sa bus. Akalain mong nakabalik na ulit tayo ng Pilipinas makalipas ang mahabang panahon. Ibang-iba na ang Maynila ngayon kumpara nung umalis ako papunta ng Amerika. Ang kwento ko pa sa kanya. Nagugutom na po ba kayo, Lola? Tanong sa akin ni Bea. Tumango naman ako bilang tugon. Oo, apo. Malayo-layo din kasi ang binahin natin. Sige, Lola. Ililibre ko po kayo ng makakain. Gusto niyo po ba ng siomay? May siomay store po kasi doon eh. Ano po? Kahit na anong binhin mong pagkain, ayos lang sa akin. Ang importante ay malagyan lang itong mga sikmura natin. Ang sabi ko sa kanya. Okay po, Lola. Dito po muna kayo umupo. Hintayin niyo po ako dyan. Sandali lang po ako at bibili lang po ako ng siomay at sa malamig. Ang wika pa ni Bea. Pagkatapos ay iniwan muna niya ako para bumili ng pagkain sa stall hindi kalayuan sa inuupuan ko. Samantalang habang nakaupo ako ay pinagmamasdan ko ang paligid. Hanggang sa mapukaw ang atensyon ko sa isang matandang lalaking nakatalikod. Nakaramdam ako ng pagtaas ng aking balahibo dahil kahit nakatalikod ang lalaki ay nakilala ko siya kung sino yon. Dahil doon ay nagpa siya akong lumapit sa nakatalikod na matanda at tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Nang lumingon ang lalaki ay nakumpirma ko ngang siya, ang lalaking matagal ko nang hindi nakikita at nakakasama. Teka, sino ka? Sandali. Solidad? Nung una ay minumukhaan pa lamang niya ako, pero napagtanto rin niyang kinalauna na ako ang dati niyang asawa. Oo, Phil. Ako nga ito, si Soledad. Masayang wika ko. Aaminin ko rin na na-miss ko ng sobrang aking asawa kaya napayakap ako sa kanya. Ngunit hindi siya gumanti ng yakap sa akin. Anong kailangan mo? Seryoso niyang tanong sa akin na parabang hindi siya masaya na makita ako. Pero ayos lang. Naintindihan ko naman kung sakaling galit pa rin siya sa akin hanggang sa ngayon. Wala lang, nakita lang kita. Kailan ka pa nakalaya? Medyo nahihiyang tanong ko. 14 taon na rin ang nakakaraan, sagot niya sa akin. Teka, bakit mo ba naitanong yan? Wala ka naman sigurong pakialam kung makalaya man ako o hindi. Dagdag pa niya na tila may halong pait sa bawat salitang binibigkas niya. Nagkakamali ka, Phil. Pero hindi pa natatapos ang aking paliwanag nang bigla na siyang magsalita. Halos 30 taon akong hindi dinalaw sa bilangguan. Kung sa bagay, ano pa ba ang aasahan ko sa iyo? Hinanakit niya sa akin. Dahil aminado naman ako sa aking pagkakasala at pagkukulang sa kanya ay napahinga na lamang ako ng malalim. Phil, patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa akin na hindi ka mabibilanggo, malungkot at nakukonsensya kong wika. Nanatiling nakatingin lamang sa akin ang asawa ko at walang kibo, Papa Dudut. Saan ka na nakatira? Usisa ko. Bakit ba gusto mong malaman yon? Bakit, nadalawin mo ba ako? Kung hindi mo nga ako dinalaw ng mahigit 30 taon pagkatapos kong masintensyahan eh, malamang ay hindi mo rin ako dadalawin. Wala ka namang pakialam sa dati mong asawa, hindi ba? Dagdag na hinanakit pa niya sa akin.
Hindi kita nagawang dalawin kasi pinitesyon ako ng mga magulang ko noon sa Amerika. 30 taon akong nanirahan doon. Bumalik na lamang ako ng Pilipinas noong mamatay ang mga magulang ko. 10 taon na ang nakakaraan. Tapos naratay din ako sa sakit ng ilang taon kaya hindi ko na nagawa pang makabalita sa iyo. Paliwanag ko sa kanya. Pero nararamdaman kong hindi naalis noon ang mga hinanakit niya sa akin. Ang sabihin mo ay wala naman akong halaga sa buhay mo. Si Simeon lang naman ang mahalaga sa buhay mo. Ang wika ni Phil na tila gustong maiyak pero pinigilan niya dahil kaharap niya ako. Huwag mong isipin na hindi ko pinagsisihan yung ginawa kong pagtataksil sa iyo, Phil. 40 taon akong binabagabag ng konsensya ko dahil doon. Akala mo ba'y naging masaya ako sa buhay ko pagkatapos ng trahedyang yon? Hindi, Phil. Katulad mo ay maraming dekada rin ang nasayang sa akin dahil hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Naiiyak kong paliwanag sa kanya, Papa Dudut. Nakita kong huminga ng malalim si Phil bago nagsalita. Solidad, masaya na ako sa buhay ko ngayon kahit na mag-isa lamang ako. Kaya nakikiusap ako na lumayo ka na sa akin, Solidad. Kalimutan mo na yung nakaraan. Sige na, aalis na ako at huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Pagkatapos noon ay umalis na siya habang ako ay iniwanan niyang lumuluha at binabagabag ng aking konsensya. Papa Dudut, hindi ko akalain noon na muling magkukrus ang landas namin ni Phil noong araw na yon. Nang mga panahong yon ay sobra akong nakonsensya dahil bakas na bakas sa mukha ni Phil ang labis na hirap na dinanas niya sa buhay. At syempre hindi niya mararanasan yon kung hindi dahil sa akin. Kaya simula noon dahil na rin siguro sa awa at sa nararamdaman kong pagmamahal kay Phil kaya nag-decide akong hanapin siya para kupkupin. At sa isang home for the aged ko siya nahanap noon. Solidad, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Phil nang dalawin namin siya doon. Kasama ko noon ang anak ko kay Simeon, si Rodrigo. Magandang hapon po, Tito. Magalang na bati ng anak ko sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis muna si Rodrigo para bigyan kami ng oras para makapag-usap ni Phil. Phil, hayaan mo naman sana akong bumawi sa iyo. Ang wika ko sa kanya. Para ano pa? Ano pa bang silbi ng sinasabi mong pagbawi sa akin? Wala na. May hinanakit pa rin ang kanyang boses ng mga sandaling yon. Asawa pa rin kita, Phil. Kaya may obligasyon ako sa iyo. Paliwanag ko. Anong sabi mo? Tinawag mo akong asawa? Teka, kailan mo pa nalaman ang salitang yan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng asawa? Hindi, Solidad. Wala kang alam. Sarkastiko niyang wika sa akin. Oo, maaring hindi ko nga alam noon ang ibig sabihin ng salitang yon, pero Phil, ang sa akin lang ay hayaan mo na akong gawin kung ano ang nararapat. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko na itatama ang mga pagkakamali ko, pagpapatuloy ko. Alam mo, Solidad, hindi ka talaga matatahimik hanggat hindi mo pa nakakalimutan ang nakaraan. Pwede ba burahin mo na yon sa isipan mo? Ang nakaraan ay nakaraan na. At saka gagawin mukha mo kung ano ang nararapat? Pwes, tigilan mo na ako. Lumayo ka na sa akin at kahit kailan ay huwag mo na akong guluhin pa. Solidad, nananahimik na ako. Ngayon kung hindi ka matatahimik dahil dyan sa mga pinaggagawa mo dati, pwes ay huwag mo kong idamay. Sige na, Solidad. Lumayas ka na sa harapan ko. Sa puntong yon ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Bakit ba hindi mo pa rin ako mapatawad, ha? Phil, 40 taon na ang lumipas. Nakita ko namang umiyak na si Phil sa pagkakataong yon. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Tandaan mo, dadalhin ko ito hanggang sa hukay. Kaya sige na, umalis ka na. Mahal pa rin kita, Phil. Pag-amin ko sa kanya.
Nagpunas muna ng kanyang luha si Phil bago nagpatuloy sa pagsasalita. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa akin. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Mahal pa rin kita. Oo, maaring sinaktan kita dati. Maaring nagtaksil kami ni Simeon sa iyo. Phil, inakala kong mahal ko si Simeon pero napagtanto kong mali ako kaso'y huli na ang lahat. Phil, sa ilang taon na lumipas simula nung makulong ka unti-unti akong naliwanagan sa mga nararamdaman ko. Phil, ikaw pala ang mahal ko at hindi si Simeon. Explanation ko sa kanya. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo man lang ako dinalaw doon sa bilangguan? Hindi ka tuwira na nasa Amerika ka kaya hindi mo ako dinalaw. Kung mahal mo talaga ako ay dadalawin mo ako. Kakamustahin mo ako. Aalamin mo ang kalagayan ko sa loob ng bilangguan. Naibulalas niya ang matagal na niyang sama ng loob sa akin. Hindi ko nagawa yon kasi nahihiya ako sa iyo. Wala akong maiharap na mukha noon sa iyo, Phil, dahil doon sa ginawa ko. At saka natatakot din ako kasi alam kong sukdulan ang galit mo sa akin. Baka masaktan lang ako sa mga sasabihin mo sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudot, ay naiyak na ako sa kanyang harapan. Sa totoo lang, Phil, ay nasasaktan ako kaso hinahayaan ko lang yon kasi alam ko namang kasalanan ko rin kaya nararamdaman ko ito. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na makita kang muhing-muhi sa akin. Pero tiniis ko ang lahat kasi hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko sa tunay na nararamdaman ko para sa iyo. Handa akong masaktan, Phil. Handa akong tanggapin lahat ng sakit na ibabato mo sa akin. Gagawin ko yon alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo. Kung iniisip mo na lalambot ang puso ko sa pagpapakamartir mo sa akin, nagkakamali ka. Sige na, Soledad, umalis ka na. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Umiiyak na ring wika ni Phil sa akin. Sige, Phil, alis na ako. Pero babalik pa ako. Babalikan pa rin kita. Pangako yon. Yon ang huli kong sinabi sa kanya bago ako umalis. Papa Dudot, naiintindihan ko si Phil kung sakaling pagtabuyan niya ako dahil una sa lahat. Alam ko naman na sa kabila ng mga sakit at kamalasan sa buhay na ibinigay ko sa kanya ay siguradong mahirap niya akong patawarin. Pero gayon pa man ay hindi pa rin ako tumigil noon sa paglapit kay Phil. At pinakita ko pa rin sa kanya na sincere ako sa paghingi ng tawad sa kanya. Pinaramdam ko pa rin sa kanya na mahalaga siya sa akin, Papa Dudot. At kasabay noon, Papa Dudot, ay muling nanumbalik ang pagmamahal ko sa asawa ko. Nang mga panahong yon ay gusto kong bumawi sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Na meron pa siyang asawa na handang umalalay at magmahal sa kanya. Yun nga lang, umaasa rin ako noon na sana'y maibalik rin ni Phil ang pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Umaasa rin ako noon na isang araw ay mapapatawad pa rin ng asawa ko sa ginawa kong pagtataksil sa kanya. 40 na ang nakakaraan. Papa Dudot, patuloy ko pa rin minahal si Phil kahit na ilang beses pa niya akong pinagtabuyan noon. Pero hindi ko pa rin maiwasang umiyak sa tuwing mawawala na ako ng pag-asa na mapapatawad pa niya ako. Pero dahil sa mahal ko ang asawa ko ay hindi pa rin ako sumuko at pinagpatuloy ko ang pag-aalaga at pagmamahal sa kanya. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas ay napansin at naramdaman na rin ni Phil ang mga paghihirap ko kaya unti-unti na siyang lumambot sa akin. Hanggang sa isang araw ay isang himala na ang naganap. Matagal na rin akong hindi nakakadalaw kay Simeon. Siguro mga 2 undas na. Hindi kasi ako makadalaw kasi alam mo na dahil sa katandaan. Kwento ko kay Phil habang binibisita ang puntod ng kanyang kapatid. Isa talaga sa mahirap na parte ng buhay ng isang tao ang pagtanda. Ang sabi ni Phil habang dahan-dahang lumapit sa puntod ni Simeon at naglapag ito ng bulaklak. Oo, tama ka. Mahirap nga pero masaya naman. Pagsang-ayon ko naman. Napatingin naman sa akin ang asawa ko at
paano naman naging masaya yon? Dahil ba sa malapit na tayong magpahinga? Medyo natawa naman ako. Ganun na nga. Oo, masarap mabuhay pero minsan nakakapagod din. Lalo na sa mga matatandang tulad natin. Alam mo ba, Phil? Hindi na ako takot na mamatay. Huminga naman ang malalim si Phil bago muling nagsalita, Papa Dudut. Soledad, alam mo ba? Kung ikaw ay hindi natatakot na mamatay, ako ay kabaliktaran. Natatakot akong mamatay, sagot niya. Kung iniisip mo yung nagawa mong pagkakamali mo dati, napagbayaran mo na yun. Napagbayaran na natin yun, wika ko. Pinatay ko kasi ang sarili kong kapatid at isang malaking kasalanan yon sa mata ng Diyos. Kaya nga hindi na ako umaasa na sa langit ako mapupunta kung sakaling mamatay ako. Malungkot niyang sabi sa akin. Phil, 40 taon na ang nakalipas. Pinagbayaran mo na yung pagkakasala mo. Alam kong napatawad ka na ng Diyos at ni Simeon. Sabi ko naman sa kanya. Mapagpatawad ba talaga ang Diyos? Tanong naman niya sa akin. Oo naman, hindi habang buhay magagalit siya sa atin. Pinagsisihan naman natin yung mga kasalanan natin kaya sigurado ako na napatawad na rin tayo. Phil, kung gusto mo talagang mapatawad ng Diyos, siguro matuto ka munang patawarin yung mga taong nagkasala sa'yo. Ang payo ko pa kay Phil. Napatawad ko na yung mga taong nagkasala sa akin at kasama ka na doon, Soledad. Nagulat naman ako sa aking mga narinig mula sa kanya. Hindi ka ba naniniwala? Agad naman akong sumagot sa tanong niya. Ang totoo niya ay nagpapasalamat pa nga ako. Sa wakas ay matatahimik na rin ako. Napag-isip-isip ko rin kasi na dapat akong magpatawad kung gusto kong matahimik na ang buhay ko. Ang hirap kasi ng buhay kung meron kang mabigat na pasan-pasan sa dibdib mo. Paliwanag niya sa akin. Phil, salamat at napatawad mo rin ako. 4 na dekada ko rin dinala ito ng konsensya ko. Kahit kasi pinagsisihan mo na yung mga kasalanang ginawa mo, eh hindi ka pa rin matatahimik hanggat hindi ka napapatawad ng taong sinaktan mo. Wika ko naman. Pagkatapos noon ay pumayag na si Phil na sumama sa akin. Papadudod, simula noon ay ako na ang nag-alaga kay Phil at habang naroon siya sa tabi ko ay ginampanan ko ang pagiging asawa ko sa kanya. Inalagaan ko siya at pinahal ng sobra. Doon ay naging masaya na ang buhay namin mag-asawa at muling sumaya ang buhay namin na hindi namin naranasan noon. Sa 40 taon kasi ay hindi naging masaya dahil alam kong may kulang sa buhay ko at si Phil ngayon. Kaya nga nang bumalik na siya ay masasabi kong nakompleto ko na ang buhay ko. Pero papadudot, tanggap ko na rin sa edad naming yon ay panandalian lamang ang kasiyahang yon dahil hindi naglaon ay nagkasakit si Phil. Naulyanin siya pero hindi pa rin ako sumuko noon at ginawa ko pa rin ang lahat para alagaan siya at unawain. Samantala ilang buwan pa ang lumipas ay nagpatuloy ang pagkawala ng alaala ni Phil. Siyempre masakit pa rin yon sa akin dahil kahit na hindi niya sabihin ay alam kong nahihirapan ang asawa ko sa sakit niya. Bukod pa doon ay alam kong kakaunting panahon na lamang ang ilalagi namin sa mundo. Kaya nga sinulit ko ang bawat oras na kasama siya, Papa Dudut. Palagi kong ipinagdarasal noon sa Diyos na sana'y magkaroon ng himala at pahabain pa ang buhay namin kasi hindi sapat ang ilang buwang pagsasama namin sa 40 taong nawala sa amin. Pero sa huli tinanggap ko na rin na hindi kami pinaghimalaan ng Diyos. Dahil isang mabagyong araw ay nagulat na lamang kami na inaapoy ng lagnat ang asawa ko. Tumawag kayo ng doktor, utos ko sa aking anak habang nanginginig ang buong katawan ng asawa ko. Pero ma, malakas ang ulan at hangin sa labas. Hindi rin po natin madadala si Tito sa ospital kasi mataas na po ang baha papunta ron. Ang wika ni Rodrigo na nag-aalala habang nakasilip sa bintana. E anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin siyang mamatay dito? Natataranta kong wika. Sige po, malalabas na lamang po ako. Maghahanap po ako ng masasakyan papunta sa ospital. Ang sabi na lamang ni Rodrigo bago lumabas para maghanap ng tulong. Soledad,
Pilit na nagsasalita si Phil kahit na alam kong nahihirapan na siyang igalaw ang kanyang bibig. Phil, nakikilala mo na ako? Halos maiyak ako noon kasi muli na niya akong natandaan pagkaraan ng ilang buwang pag-uulyanin. Huwag kang mag-alala at naririto lang ako. Malapit na akong mamatay, Soledad. Mahinang wika ng aking asawa. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Abay, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Maraming salamat at inalagaan at minahal mo ko. Kung mamatay man ako ngayon, mamamatay akong masaya kasi kasama kita at mahal mo ko. Pagpapatuloy niya na parabang namamaalam na sa akin. Phil, pakiusap, lumaban ka. Huwag kang sumuko. Huwag mo kong iwanan. Napahagulhol na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Soledad, mahal kong asawa. Ang sabi pa ng aking asawa. Kung sakaling mabubuhay ulit ako at papipiliin ako kung sino ang gusto kong mapangasawa, ikaw pa rin ang pipiliin ko, Soledad. Pero hindi ako naging mabuting asawa sa iyo noon. Pilit nang umiti noon ang aking asawa. Nagkamali ka, Soledad. Naging mabuti kang asawa para sa akin. Maraming salamat. Pagkatapos noon ay pilit niyang inabot ang aking kanang kamay. Nararamdaman kong malapit na akong mamatay. Ipangako mo sa akin, huwag mo kong iiyakan ha. Huwag kang malulungkot dahil magkakasama rin naman tayo sa kabilang buhay. Mauuna lang ako basta Soledad eh, ihintayin kita doon. Ang sabi pa niya sa akin. Phil, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Ang wika ko habang nagpa siya akong yakapin ang aking asawa. Paalam, Soledad. Tandaan mong mahal na mahal kita. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago siya malagutan ng hininga. Papadudot, masakit sa akin ang nangyari kay Phil pero tinanggap ko na rin yon. Dahil alam ko namang doon na rin kami papunta. Nauna lamang sa akin ang asawa ko. Pero kahit na kaunting panahon lamang kaming nagkasama ay nagpapasalamat na rin ako sa Diyos. Dahil kahit papaano ay nagampanan ko ang pagiging asawa at naranasan kong maging masaya ulit sa buhay bago man lamang ako mamatay. Papadudot, sa ngayon ay hinihintay ko na lamang ang kamatayan ko. Pero kung sakaling dumating na yon ay hindi na ako matatakot dahil alam kong si Phil mismo ang sasalubong sa akin sa kabilang buhay. Nasasabik na akong makita at makasama siya ulit. Pero papadudot, heto lang ang maibabahagi kong kwento sa inyo. Sana kapulutan po ito ng inspirasyon. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Lola Soledad. Malaki man ang naging pagkakasalan ninyo ni Lolo Phil sa isa't isa ay nakuha nyo pa rin magpatawarang dalawa. Tama nga ang kasabihang time heals. At kahit na malaki ang inyong pagkakasala sa inyong asawa ay sinikap mo pa rin makabawi sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanya. Sinikap mong itama ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pag-recognize sa mga nagawa mong kasalanan sa iyong asawa. Bagamat wala na si Phil sa mundong ibabaw, naniniwala ko, Lola Soledad, na binabantayan ka pa rin niya at ipinagdarasal sa kabilang buhay. At kung dumating man ang araw ng inyong pagkikita, ay naniniwala akong sasalubungin ka niya. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Maraming kaming natutunan sa inyong kwento. We wish you good health and happy life, Lola Soledad. God bless you. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka.
bibigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut's Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut's Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut's Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut's Stories. Papa Dudut's Stories. Papa Dudut's Stories.